Lolo? Kamusta kayo, Aya, Noli? Saan po si Lolo? Sino po kayo? Ako ang bagong tagabanta ng kuweba, mga anak. Eh, ano po ang nangyari kay Lolo? Natapos na ang kanyang katungkulang humanap ng mga simbolo ng kabayanihan ng ating mga bayani sa unang bahagi ng ating kasaysayan. Ngayon naman, aking panahon. Ako lamang ang inatasan ng inyong lolo magpaalam sa inyo. Sabi niya, huwag na kayong mag-alala sa kanya dahil nasa mabuti siyang kalagayan. Ay, sana masaya din si Lolo. Siyempre naman. Eh, Lola, ano ho ang mga yan? Mga imahin ng Anito. Anito? Eh, ano po ang Anito? Bakit po ingat-ingat kayo? Aba, ang mga ito ay mga imahin ng mga ninuno natin. Napakahalaga. Kailangan dahan-dahan at baka maputol o mapingot. Pero wala dito ang imahin ng Anito ni Lapu-Lapu. Lapu-Lapu? Hindi po ba isda yun? Oo. Pero ang Lapu-Lapu'ng tinutukoy ko ay yung bayani natin. Si Lapu-Lapu po ang pamatay kay Marjane, hindi po ba, Lola? Oo. Pero higit sa lahat, si Lapu-Lapu ay ang kauna-unahang Pilipinong pinuno na inisip muna ang kanyang komunidad o barangay bago sa sarili at mga kamag-anak. Hindi po ba ang uso ngayon, pamilya muna? Ang tutuusin, hindi naman masamang isipin ng isang pinuno ang kanyang pamilya. Kaya lang, dapat mauna ang interes ng bayan. At diyan kahanga-hanga si Lapu-Lapu at inuna niya ang kapakanan ng kanyang barangay. Eh, Lola, gusto ko po makita si Lapu-Lapu. Ako rin. O, siya, sige. Ibalik niyo sa akin ang imahen ng mga ninuno ni Lapu-Lapu. Total, ninuno ninyo rin yun eh. Maligayang pagdating sa aming barangay. Puso namin kayong tinatanggap bilang kaibigan. Sa ngalan ng hari at reyna ng Espanya na binigyan ang kapangyarihan ng mahal na Papa ng Simbahang Katoliko, ay sinasakop ko ang Islamo at ang kanyang mga katabi. Simula sa araw na to, ikaw ay nasa ilalim ng proteksyon ng korona ng Espanya at inaasahan ikaw ay magbabayad ng buwis at magbibigay ng kusang loob na serbisyo sa kaharian ng Espanya. Anong nangyari? May nasabi ba ako? Mabuti naman ang pagtanggap ko sa kanila. Bakit buwis at sapilit ang paggawa ang sagot nila sa akin? Malagod doon namin kayong tinatanggap.
natin, ah. Baka nasunod na yung hinahanap natin imahin. Patay kang bata ka. Hindi na tayo makakaalis dito. Nagpipresenta ka pa kasi. Anong ako? Ikaw nga eh. Ako, Aya. Nasa maling lugar yata tayo. Di ba, Luna? Nakita naman natin si Magellan. Di ba si Lapu-Lapu yung tagamaktan? Baka nandun yung mga anito ni Lapu-Lapu. Tayo na sa Mactan. Diba, isla yun? E di, sasakay pa tayo ng bangka. Patay. Sino ba ang Magallanes na yan at bakit naniniwala si Humabon sa kanya? Sabi daw po ni Magallanes ay hinati ng Santo Papa ang simbahang Katoliko. Katoliko po ang tawag sa kanilang relihiyon at Santo Papa po ang tawag sa kanilang punong babaylan. Sakop daw po tayo ng Espanya. Ano? Hindi naman tayo kilala ng Santo Papang yan at hindi naman natin siya kilala. Paano tayo mapapasailalim sa kanyang kapangyarihan? Katoliko ba tayo? Bininyagan na po nila si Raja Humabon at Dayang-Dayang. Ang aking kapatid na babae? Opo, Ama. Puntahan mo ang aking mahal na kapatid na babae at sabihin mo sa kanyang nais ko siyang makausap. Opo, Ama. Tanggap sa mga Kristina. Pati mga anito ng mga ninuno natin ay nilalapastangan. Ito kaya iba pala para sa akin sa darating pang kalipitan. Sa bagay, may pinilit naman silang bagong anito tinatawag nilang Santo Niño. Pareho naman ang itsura ng Santo Niño at saka ng anito. Baka ito nang imahe ng anitong sumakabil ang buhay. Maniwala ka sa akin sa Willy. Si Magallanes ay isang kahanga-hanga. Hindi siya pangkaraniwang tao. Kasama ako nila Raja, Colombo at mga dato na marap sa kanya. Nagdala kami ng mga manok, mga baboy at mga kambing para sa kanya. Nagsalita siya tungkol sa Katolisismo. Naiyak nga siya nung sabihin ko sa kanyang
Nais kong isang maging Kristiyano. Napaiyak na rin ako. Pinakakuha niya nga ako ng isang baluti. Ngayon, di na ako tatablan ng mga panat, sibat. At binigyan ka naman. Hindi pa. Subalit, binigyan niya na ako ng isang mamahaling puting tela. Pulang sumbalilo at mga butil. Mga butil? Ano yun? Mamahalin din yun. Tsaka nga pala, kopa. Kopa? Ano yung kopa? Kopa? Yun yung tinatawag nilang lalagyan na parang lumbo. Ah! Ito nga pala yun. Dami na pala niyang binigay sa inyo. Sa Willy, maaari mo ba sabihin sa iyong ama na pansamantalang tanggapin ng mga Kastila? Hindi lang tayo naunahan ng mga Muslim. Naunahan na rin tayo ng mga Portugis. Pero itong Cebu ay napaka-importanteng pwesto para sa kalakalan. Dahil lahat ng barko ng kalakalan na galing sa Maylaca, dito dumadaan. Sabihin mo sa liham na yan na dapat na mapatunayan na itong Cebu ay nasa bahagi ng mundo na itinalaga para sa kaharian ng Espanya. At kailangan din na igalang ng Portugal ang desisyon ni Papa Alejandro sa paghati sa mundo. Kailangan din nating subuin ang paglaganap ng Islam. Bibinyagan natin ang lahat ng mga Indio, ha, Padre? Ha? Ipaalala mo rin sa hari na ang kanyang pangako na ibibigay sa akin ang lahat ng mga islang makukuha ko para sa kaharian ng Espanya. Ayon sa kapangyarihan na pinagkaloob sa akin ng hari ng Espanya, ikaw, Humabon, ay ginagawa kong dato ng mga dato. Isang raja. At lahat kayo ay inutusan ko na simula sa araw na ito, igalang ninyo ang kapangyarihan ni Raja Humabon. Humabon, mula sa araw na ito, ikaw ang aking kanang kamay. At inutusan kita na kausapin mo ang lahat ng mga dato, lalong-lalo na kailang mga balanghay, at sisikapin mong kumbinsihin sila na igalang ang kapangyarihan ng Espanya. Lalong-lalo na yung tagamaktan, yung matigas ang ulo, si Lapu-Lapu. Madala ka ng mga gawi dito. Marami akong lakad sa iba't ibang pulo. At ngayon nagawi ka? Iba na talagang may pinagkakabalahan. Pati kamag-anak ay nakakalimutan. Kaya nga ako narito dahil kamag-anak mo ako. Tignan mo itong ating amis. Bupat, napakatibay. Oo nga, ano? Bata pa tayo, ito na ang nilalaro natin. Hindi na tayo mga bata. Hindi na rin tayo naglalaro. Tandaan mo, ako na ang hari ng hari ng pulong ito. At lahat ay sumusunod sa akin. Alipin ni Magallanes! Ah! Isang dakilang mandaragat si Magallanes. Nalibot niya na lahat ng lugar.
Sino man siya ay wala siya karapatan gawin tayong sunsunuran sa ating lupain. Si Magallanes ay walang karapatan, humabol. Atin ang lupain ito. Ginawa niya akong hari ng mga hari. Ginagamit ka lang niya. Naiinggit ka lang. Hindi mo kayang aminin na mas lamang ako sa iyo ngayon. Walang halaga sa akin ang salita ni Magallanes. Ang mahalaga ay ang barangay. Dapat pangalagaan natin ang ating mga sakop. May pananagutan tayo sa ating mga tauhan at lupain. Hindi naman ang tungkulin ko. Kinalikuran mo ang ating barangay. Lahat ng ating pinaghirapan ay inialay mo sa paa ni Magallanes. Paano mo nagawa yun? Wala tayong laban. Hindi. Ikaw ang nawalan ng lakas lumaban. Pinahina ka ni Magallanes. Ikaw ang nanaig. Nakakatakot isipin. Subalit, nagkakawatak-watak na yata tayo. Baka magkapatayan pa tayo magkakamag-anak. Bakit tayo nagkakaganito ngayon? Lapu-lapu, hindi mo ba mapagbigyan si Humabon? Napakabigat naman ang hinihiling mo. Subalit, alang-alang sa ating kamag-anakan, isasantabi ko ang aking paniniwala bilang isang pinuno. Kahit pansamantala lamang po. Kung susuko natin ang ating barangay, baka hindi na tayo makabangon. Maduduwag na lamang ba tayo? Hindi ba natin susubukin mangibabaw tayo? Kailanman hindi tayo natakot lumaban. Ngunit paano sina Humabon? Barangay, kabuhayan at mga sakop ang nakataya rito. Patnubayan mo ako. Tulungan mo akong maging matatag. At patawarin mo sana ako kung ang ating angkan ay magkakasagupaan. Kung anong sigalit itong napadako sa aming pulo, magkakapatayan ang dating magkakapatid. Magallanes! Sa kambarang! Isang demonyong napadpat na masamang hangin ang aming mapayapang pamumuhay! Ninyo, nandito na pala kayo? Lola, eto na po yung imahin ng anito ni Lapu-Lapu. Salamat sa inyo at maraming iba pang mga bata ang makakakita ng pinakamahalagang imahin ng anito ng ating lumang kasaysayan. Lola, ibang klase pala talaga si Lapu-Lapu. Meron pa ho bang mga pinunong katulad niya ngayon? Anong ibig mong sabihin? Yung pong pinunong ang pinagsisilbihan ay yung komunidad niya? Yung pong hindi sarili ang iniisip? Siguro meron pa. Pero paglaki ninyo, yak meron.
maraming magiging katulad ni Lapu-Lapu sa inyong henerasyon. Yung hindi makasarili, yung iniisip muna ang kapakanan ng bayan.